Nandito na naman ako sa kubo ko. Ito yung gulay na panghalo ko doon sa niluluto kong isda. Titignan ko kung kumulo na para mailagay ko na at kakain ako. So ayan, kumukulo na. Tatanggalin natin sa apoy. Talagay dyan. Tapos kukunin to. Ganyan lang ang paraan kong magluto pag ako lang mag-isa. Saka ganyan lang. Tapos ilubog sa sabaw. So ayan yung isda. Ilubog lang sa sabaw. Saglit lang. Para hindi siya ma-overcook. Oh. Tapos, iahon natin agad. Yun o. Ganyan lang. Ilagay sa plato. So, ganyan lang kasimpleng magluto ang baak ng gulay. Ayan yung ulam kong galunggong. Oh. Nakaakyat yung galunggong dito sa bundok. Tapos yung aso ko, sobrang stress. Ayan, natutulog na pagod kanina sa daan. Ito, pwede na to, nainin na. Tatanggalin na natin at kakain na. Yan yung kanin ko. Violet rice yan. Hinalong ko ng kunting puti. Kain na tayo. Kain na. Tayon. Amti. Sarap ng tulong ng aso ko. Pagod yan kasi naglakad kami ng kulang-kulang 2 oras.